Hey guys, Miss Pingarola here. We're going to eat some pudi from our garden. Fresh goodies. Magse-celebrate po tayo ngayon. Stay tuned. Hello guys, it's me again, Miss Pengherola. Magandang buhay! Sa mga bago po naman naming manonood, alam nyo na po, please subscribe po para po sa aming channel. You like and watch our videos at huwag po ninyong kakalimutan na i-click the bell button po para ma-notify po kayo. Naisipan ko po ngayong mag-celebrate dahil on the road to 500 subscribers na po ako. Yes! Hindi mo in-expect. 3 weeks. Since 3 weeks na nag-start po ako dito ng yung mag-career ng ating channel. Sa ating channel ay naka 500, almost 500. 10 subscribers na lang po. 500 na 500 subscribers na. Kaya thank you po sa inyong lahat. Ngayon, kung mga ang sinimulan ko pong video ay tungkol po sa aking mga organic vegetables. Kaya naisipan ko sa aking road to 500 subscribers is kumain ng mga pagkain na galing sa aking munting garden, aming organic na pagkain. Kagaya po nito, ito po ay talbos ng kalabasa. Meron po kaming, ito po ay sitaw. Steam sitaw. Fresh okra. Meron po akong fresh na hindi pa po luto ito. Raw, kakain po tayo ng raw ngayon. Fresh na kamote leaves. Meron po tayong fresh na moringa, malunggay. Ito po ang aking ito po naman ay yung wild palaya, wild bitter gourd. Meron akong nakita mong prutas dito eh. May bunga siya eh, ito. Ito po yung bunga ng wild palaya. Kinuha ko lang po yan sa aming munting garden. Ligaw lang siya. Nag-ano din po ako ng boiled eggs. Meron akong rice. As usual, hindi mawawala. Pero konting rice lang to dahil bawal sa akin madaming rice. Ito po ay hindi masyadong kita. I-close up natin. Ayan po ay yung fish sauce. Fish sauce. Tapos, lalagyan po natin siya ng, ito po ay puso ng saging po. Lalagyan ko po siya ng puso ng saging. Konting puso ng saging. At ang akin pong pinaka paborito na i-dip, bukod dun sa usawa ng bagoong, ito po. Ito po ay yung alamang na ginataan sa yung ng santol, yung skin ng santol, yung pag kinain natin yung buto, may natitira yung niya, pinakaprutas. Kinukudkod po namin yun at kinagawa po naming panlagay sa mga ginataan na ang tawag dito, ginataang mga alamang o bagoong, ito po siya oh. Sige, guys, magsimula na tayong kumain. Simulan po natin dito sa okra. Manamis na siya. Doon po sa mga hindi pa po nakakapag-try ng mga ganitong pagkain,
try nyo po siya kasi maganda po siya sa ating kalusugan. Especially kung organic siya. Iba talaga pag galing sa sarili mong ano, sarili mong makuran dahil sure ka na walang inilalagay na mga kung ano-ano. Help guys. Ito pong puso ng saging. Parang wala lang po siyang size, hindi masyadong importante. Pero pag niluto niyo po siya, napakasarap. Lalagyan lang ng sibuyas, bawang, igigisa niyo siya. Ganito yun, itong aking kinakain ito. Gagawan mo lang siya na ganun, igigisa mo lang. Kaya kung gusto mo naman maging special, kasi ako'y tinatamad na, nilalagyan namin ng itlog at saka harina. Gagawin namin siyang patty. Yung po mga ano ko po, viewers ko, i-try nyo rin po ito. Kasi mas masustansya po kasi ang pagkain pag kinakain natin ng hilaw. At proven po yan. Kasi hindi po naaalis yung kanilang ano, yung kanilang mga vitamins, mga minerals dito. Diretso na yan sa katawan. Dati, sa totoo lang po, sorry. Dati naman hindi nga ako masyadong aware sa aking mga kinakain. Kaso nga lang nung nagbuntis ako kay baby ko, nagkaroon ako ng pre-diabetes sa mga yung nagbubuntis kasi late ko nang ipinagbuntis si baby. Pamula po noon, naging aware na ako sa pagkain ng mga organic foods, yung mga sinubukan ko tong mga yung mga hilaw na ganito dahil siyempre nanonood nga din ako ng mga video ng mga kumakain, especially mga Thailandese. Sabi ko, paano ka na nakakain nun? And then I tried it, at totoo nga naman. Hindi po ito pagpipretend dahil ginagawa ko na po ito matagal na, kaya nagsimula po ako na magtanim. Dahil pag binibili natin, hindi natin lang kung saan nanggaling. At least kung ikaw ay nagtanim, alam mo kung saan nanggaling yung kinakain mo. Diba? You provide your food. Kaya alam mo na healthy siya. Yung mga hindi pa po nakakasikim ng mga fresh na ano, i-try nyo, masarap talaga. Nasa na yung nag-iisang rhino ng masarap siya. Diretso na. Hinugasan ko naman po ito. Ang lasa po ng bunga ng ano, ng wild ampalaya. Mapait din siya, pero mas mapait po yung tunay na ampalaya. Masarap din. Ito po ang ating malunggay. Try nyo siya, guys. Hindi kayo magsisisi. Bukod sa hindi na kayo magluluto. Diba? Ano niya pa yung ano niya? Yung kanyang vitamins. Masarap tong ano. Puso. So nga pala, yung dessert ko, oh, bayabas. Daming bayabas dito eh. Masarap guys.
Natutuwa naman po ako. Dahil kahit papaano po, ang channel ko ay medyo na may nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Kaya naisipan ko na hindi ko kayo may libre sa labas eh. Ganito na lang ang gawin ko. Kumain tayo na sabay-sabay. Ito po yung ano, ang palaya. Harap. Meron niya kailangan lutuin pa. Diba? Ang sarap guys. Oh. May natira pang isa. Halos hindi na ako masyadong kumakain ng kanin. Bawal kasi sa akin. Kaya ito. Mas madaming kain ko ng mga fresh veggies. Tsaka iniwasan ko na rin po ang pagkain ng mga karne hanggat maaari. Di ba kung gusto naman nating mabuhay ng matagal, kailangan natin pahalagahan yung ating katawan. Kasi siya yung core ng ano natin eh. Core natin. Kailangan healthy tayo kung para humaba ang ating buhay at makagawa pa po tayo ng maraming mga moments sa mundong ibabaw, di ba? Stay tuned lang po. Kain lang tayo ng kain. Sarap guys. Ngunit nagpumunta sa ano, sa mga fast foods. But hindi po ako nag sasabihin na hindi ako pumupunta sa fast foods. Ako po ay nakain din. Pero para po sa aming pamilya, cheat day lang po yun. Kasi po, bawal nga eh. Sabi ganun. No, tsaka nasanay na rin. Nasanay na rin kasi kami na hindi nga masyadong lumalabas. Kaya nalulugi sa amin ang mga fast foods. Hindi siya nagtitipid. Talaga lang kailangan ng kumain ng healthy foods. Gusto ko pa kasi makasama si Nini ng matagal. Kaya kailangan kumain ng mahaba. Nang madaming healthy foods, di ba? Sayang naman yung mga achievements natin kung hindi natin mapapakinabangan. Tsaka, i-try nyo lang po siya. At kayong makakapagsabi sa akin na masarap nga talaga. At saka, tsaka napansin ko, kahit madami yung kinain ko, hindi po talaga ako nananaba. Dahil kasi, dati napakataba ko. Pamula nga nung nagkaroon ako, yung simula na sa journey na buntis ako kay Nini, nagsimula na ako na kumain ng right. Nung maayos. Sabi ko,
nung una. Sa mga kumakain ng mga hilaw na ano, mga gulay. Sabi ko, kadiri naman. Paano nila nakakain yun? Pero, once na i-try nyo, hindi na kayo makakain ng tunay na pagkain ng walang greens. Bagay mo sa amin, pag kami nagluluto, laging may greens. Ang sarap po nung ano, kumote. Tapos samahan mo ng kaunting, halos hindi na nga ako kumakain ng kanin eh. Kaunting puso. Doon nakakuha ng ano, talong. Wala na kasing talong. Okay, antay na lang mga buko pa. Sarap guys. We'll try it. I so love it. Sitaw. Fresh from my garden eh. Ang gawa ko pag ako yung mga ngain, diretsong kuha na doon. Ayun po ang kagandahan ng may katira sa bukid. As in, nandyan lang sa paligid yung ating mga pagkain. Kahit nga walang tanim, nakakapag-ani pa rin. Kasi ito naman, napapansin ko nga, saan katutak ang meron dito sa amin ito? Maraming nangunguha, pinagbebenta nila. Ginagawa nilang, tawag dito, dinadry, tapos ginagawang tea. Libre lang to guys. Sayang nga, malapit na kaming umuwi. Ilang days na lang. I think mga 20 days na lang. Babalik na ulit muna kami sa Spain. Ayusin kasi namin yung papers namin. Maigi na rin yung... I-renew muna siya para anytime na gusto namin bumalik dahil meron nandun din ang pamilya na Rodri. Diba? Kaya doon muna kami. Anyways. Busog na ako. Sarap ng dahon ng ampalaya. Konting alamang. Hindi naman siya maalat eh. Ang lasa niya, ginatan nga, lasa niya maasim na, alam niya may gata. Creamy. Kaya masarap. Bawal din kasi dito din sa bahay ang masyadong maalat. Busog na ako. Kasi ng ilong ko.
Masarap na ako, guys. After this. Sarap. Hope nag-enjoy ka dito sa celebration ng aking road to 500 subscribers, guys. Thank you very much. I really appreciate it. Talaga. And I will do my best na makarating tayo sa road of 1,000 naman, di ba? Malapit na tayo. Kalahati na lang. Malapit na tayong mapapasok ni Tatang sa kanyang bahay. Tsaga-tsaga lang yun. Last bite. Sarap. Tubig lang. No more soft drinks. Bawal din. Hindi naman bawal. Ako na mismo nag-ano sa sarili ko. Kasi napakadami sugar niyan. Awa ng Diyos. Mula nung kumain ako ng healthy food. Maintain na yung aking sugar, di ba? Kaya bakit kakain tayo ng... Tayo din naman ang... May dahilan kung bakit tayo nagkakasakit eh. Dahil nga... Masyado nating... Minsan, di ba? Pag gusto natin kumain ng isang bagay, wala tayong para, wala tayong tigil. Hanggang hindi naubos yung pagkain, sarap na sarap tayo, favorite natin. Hindi tayo tumitigil, lalo na yung mga, alam niyo naman, wala sanang matatamaan dyan. Kumakain ng mahilig sa mga lechon, mga sa, ano ngayon, yung lechon paksiw. Something with lechon. Ang sarap naman talaga, dahil talagang yun ang ano natin. Pero, kung tayo ngayon eh, kung ikaw yung meron ng kaunting nararamdaman, pwede naman tikman lahat, wag lang nating i-tolerate masyado. Huwag tayo masyadong kakain ng ganun. Anyways, guys. Sarap. Ito naman, kakain na lang ako ng isa dahil hindi ko na kaya. As in talaga, ito. Halimbang mano. Fresh na fresh po siya. Saka, ano, baka wala na manood sa akin. Sabi ganun eh. Ito naman, sa pagkain po ng bayabas, ang bibigay ko po sa inyong tips, huwag niyo pong kakainin yung buto. Dahil, usual, ang ano po talaga ng, ang vitamins ng, ano, nutrients o vitamins ay nasa balat lang. Pag kumain po kayo ng maraming buto, magkakaroon po ng tendency na baka magkaroon kayo ng problema sa, you know, appendicitis yun. Kaya, kainin nyo lang po yung balat. Nandiyan dito ang bayabas ngayon. Anyways, guys, ako nagpapasalamat po talaga. Dahil na-beat na po natin ang almost 500 subscribers again, kahit pa ulit-ulit. I'm so thankful po sa inyo. Sana magpatuloy-tuloy po ang ating samahan. And I will do my best to upload a nice video po. Yung may content naman. Bueno, about sa family pa rin po. About sa aking garden. So, kung ano po yung aking mga hilig. Kaya po, ang may papromise ko lang po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, I will do my best po para lalo nating mapaganda ang ating content ng ating channel. Anyways, hanggang dito na lang po, sorry. Hindi ko na kayang ubusin. Next time po, pakikitaan ko ulit kayo ng ano, some food na pwede nating kainin. Anyways, guys, thanks for watching. And I love you all. Mwah! Bye!